Alam niyo, hirap eh. Gumawa ka ng mabuti. Parang isang bond paper. Puti. Malilagyan ng isang tintang itim yan. Ano mapapansin ninyo? Yung puti? Hindi. Yung tinta. Yung dumi. Yan ang nangyayari sa ating bansa ngayon. Walang unity. Tatakbo kayo para makaganti sa dating nanumuno. Tatakbo tayo para hindi makapasok yung isang mamumuno. Ganun ba? Ganun ba ang pagserbisyo sa bansa natin? Yan ba ang iniisip ng bawat politiko? Hindi ako nagmamagaling. Opinion ko ito dahil sa araw-araw na nasa noon time show ako at araw-araw na may nakakadidinig ang boses ko, pambili ng gamot, pamatsikula, hindi pa pangkain namin. Dapat yun ang pinag-uusapan nyo sa Senado. Anong bibigay na batas sa mga taong naghihirap? Anong batas ang gagawin nyo? Laging ilang batas na ang ginawa nyo, pero binabago nyo. Dati may death penalty. After death penalty, ngayon gustong ibalik. Pag iba na mumuno, iba na naman. Yung batas ng tiyan ng bawat Pilipino, yung batas ng kinabukasan ng bawat bata na walang libro. Bakit ang Korea nagna-number one? Bakit Gangnam Style? K-pop? Bakit? Suportado ng bawat Pilipino dapat. Ang talent ng Pilipino. Yung K-pop, suportado ng gobyerno. Di ba? Hindi sila naiinggit. Ngayon, nandun na sila sa Grammys. Di ba? Nandun na sa American Music Award. Nandun na sila sa lahat. Di ba? Pati sa UNICEF, pinatawag sila. Di ba? Napakaliit na bansa. Hindi tayo asenso hanggat lagi may galit, inggit, lagi may seek for power ang gusto nyo. Alam nyo, hindi ako nagmamagaling, hindi ako magaling na tao, I'm not a bright person. Pero, ang puso ko, laging may pagmamahal. Nagkakamali ako, nagagalit ako, namumura ko ang staff ko, totoo yun. Pagalitan ko, namumura ko talaga sila. Pero humingi ako ng tawad. Alam niyo bakit? It's for the show. Dapat laging siya kabubuti ng lahat. Ano bang, ba't ako nagagalit? Nagkakamali tayo eh. Di ba, dapat every time lalabas tayo, tama ang ginagawa natin. Bakit? Bayad tayo dito eh. Binabayaran tayo. At yung trabaho mo yan, pag-usayan mo kung gusto mo masenso. Kung mahal mo pamilya mo, mas mahalin mo ang trabaho mo dahil yung trabahong ito ang napapakain sa pamilya mo. Ganun lang naman kasimple yan eh. Di ba? You have to be professional. Di ba? 7 months, pinag-isipan ko ito, anong magiging desisyon ko sa buhay ko. 7 buwan, araw-gabi. Papasukin ko ba ito? Pero sa nakikita ko, napakahirap gawin ito. Sana lahat ng politiko, hindi politiko, you should be a public servant. The word politics, tanggalin nyo yan sa puso't isip nyo. You need power? At the end of the day, darating lahat tayo, nakahiga. Pantay-pantay lang tayo sa kabaong. Maniwala kayo sa akin. Hindi nyo naridinig ang hinanaing ng mga basurero. Lahat ng boboto, lahat ng nangako sa inyo, nagawa ba ang mga pangako sa inyo, this time, it's about our future. Kinabukasan ng ating mga mahal sa buhay, yung magiging anak ng anak natin, yun na isipin nyo. Hindi ho ba? Dapat magkaisa tayo. COC, the last day of filing is tomorrow. Hindi ko kakayanin pumasok sa isang bagay na wala akong kakayahan. Hindi ko alam kung paano yung salitang ganito, yung salitang hindi ako nagmamata ng tao. Dapat pag pinasok mo isang bagay, mag-excel ka, makakagawa ka ng kabutihan, makakagawa ka ng tama. Pag tinanong ko, bakit ka tatakbo, Willie? Gusto kong gumawa ng kabutihan. Yun lang. Oh, kabutihan lang ba ang dapat mong gawin pag nasa Senado ka? Dapat marunong ka magbasa ng batas. Dapat marunong kang gumawa ng batas. Di ba? Hindi ako nagmamagaling dito. I was given a chance again. Di ba? Up and down ng buhay ko. Pero, hindi ko naman pababayaan bumagsak pa. Dahil, pinagkalooban na ako ng Panginoon Diyos na a lot of chances in my life. Mamaya, sabihin ko sa inyo kung ano talaga ang desisyon ko. Ito yung sinasabi ko sa inyo, ito yung nakikita ko sa mga politiko. Huwag power. Love ang bigay nyo. Paglilingkod,
Hindi nyo kailangan ng maraming pera. Paniwala kayo sa akin. Pag nag-COVID ka, hindi mo kailangan ng pera. Kailangan mo dasal ang kapwa mo. Tulong. Diba? Sa lahat ng mga frontliners, doktor, health workers, lahat. Saludong, saludong, saludo ako sa inyo. Sobrang gagaling nyo. Sobra. Maikwento ko lang, oh. Bago ako makipag-meeting kay Presidente, I talked to my lawyers sa sarili ko. Tinawagan ko si Secretary Harry Roque, Senator Bongo, Secretary Mitraldea. Sabi ko, okay lang po bang magbigay ako ng cheque sa Presidente? And that was the time na talagang sabi ko, anin ko tong perang to? Pinagkalooban na ako ng Diyos from ABS, TV5, hanggang ngayon nandito ako. Kung ano man meron ako, pwede kong i-share dahil ang daming namamatay, ang daming nahihirapan. Sabi ko kay Senator Bongo, Senator, meron akong check-in 50 million. Kahit 100 million, ipagkakaloob ko kay Presidente. Sa kanya lang ako nagtitiwala at pwede naman niyang ibigay sa DSWD. Sabi nila, hindi magandang tignan, which is naintindihan ko. Hindi magandang tignan kasi pangit tumanggap ang Presidente. Pero yun yung nararamdaman ko dun eh. 50 million, 100 million, hindi to pag-aangat ng sarili ko. Totoo po yung alam niya na Senator Bongo. That was last year, nung nagkakaroon tayo ng lockdown. Sabi ko, ano yun ko yung naka-time deposit na pera? Ano yun ko yan? Ang dami nangangailangan. Pero hindi naman nila tinanggihan. Sabi lang, hindi magandang tignan. Kaya ang ginawa ko, nagbigay po ako sa jeepney drivers, nagbigay, pumunta ako sa lahat ng mga binagyo. Yung worth ho nun, for 50 million, na ipamigay ko ho yun ng sa sarili kong desisyon. Kaya saludo rin po ako kay Senator Bongo, sa Malacanang, kay Presidente, dahil hindi sila tumanggap. Hindi ba dapat tatanggapin na yun, pero hindi sila tumanggap. Ang sabi ni Senator Bongo, ikaw na lang gumawa ng paraan, itulong mo na lang sa mga kababayan natin. Dumating yung time na humingi ng tulong yung mga jeepney drivers, na bagyo, lahat. Kaya yun lang ako. Kaya ako sinasabi sa inyo ito, hindi ako nagbubuhat ng bangko dahil wala akong ambisyon na anumang posisyon. Buong-buo ang loob ko ngayon. Kailangan nating palayain ang sarili mula sa kasalukuyang sitwasyon. Lalaban ako. Lalaban tayo. Inihahain ko ang aking sarili bilang kandidato sa pagkapangulo sa halalan ng 2022. Malinaw sa lahat ang hamon na kinakaharap natin. Nakita na nating lahat ang pagsisinungaling at panggigipit na kayang gawin ng iba para maabot ang mga layunin nila. Nasa kanila ang pera, makinarya, isang buong istrukturang kayang magpalaganap ng anumang kwentong gusto nilang palabasin. I am today announcing my intention to run for the presidency of the Philippines in the upcoming May 2022 elections. I will bring that form of unifying leadership back to our country. Hangad kong ibalik ang mapagkaisang paglilingkod ng magbubuklod sa ating bansa. Tayo'y magkaisa at sama-sama tayong babangon mula sa hagupit na pandemya, babangon mula sa paglulugmok ng ating ekonomiya. Let us bring Filipinos back to one another in service of our country, facing the crisis and the challenges of the future together. Join me in this noblest of causes and we will succeed. Sama-sama tayong babangon.